Good day, ladies and gentlemen. Rosa of Splat Communications and Simplified Strategic Solutions. Our video for today is the reaction of SMNI Honorary Chairman Pastor Apollo Quiboloy regarding the four presidential candidates who failed to attend the network's first sponsored presidential debate. He also named who among the presidentiables who requested for two personalities to be removed from the proceedings, Mike Abe and RJ Nieto, popularly known as TP, Thinking Pinoy. Aside from that, he also mentioned the presidentiable who requested for advance questions. We know that you'd be interested to know about these. So let's dive right in the video courtesy of SMNI. Listen carefully, you might miss it. This one is on the importance of attending the debates. Unang katanungan, Pastor, kung makailan po ay ginanap ng CNN presidential debate kung saan tinanong po ang mga presidentiables tungkol sa kung gaano kaimportante ang pagdalo sa mga debate. Sinagot po nila na ang pagdalo sa mga debate ay napakahalaga. Ngunit atin pong maaalala na hindi po dumalo o nag-back out ang iilang presidentiables sa unang round ng SMNI presidential debate. Ano po ang masasabi ninyo, Pastor, sa mga kandidatong ito? Ito ang sabi ni Isko na hindi umaten at ininsulto pa niya tayo noong kanyang manager na si Banayo. Ang sabi eh, may nanonood ba diyan sa SMNI? Oh, hindi umaten ng dahil sa panginsulto. Ah, ito yung tinanong ng CNN sila, ito yung sagot niya. Sinabi niya, ang mga nanonood ngayon itong debate kayo po ngayon ang HR department o human resource department. Kami po ay aplikante sa trabaho. Gusto mo naman ba mag-hire ng isang empleyado na hindi mo nakausap, hindi mo nakita, hindi mo nalaman kung anong karanasan? Yan ang sagot ni Isko. Eh bakit hindi ka umaten sa SMNI debate na napakahalaga? Yun pala ang reason mo. Hindi ka namin nakita ng face to face. Sabi mo, kung mag-hire ka ng isang empleyado, hindi mo makausap, hindi mo nakita, hindi mo nalaman kung anong karanasan. Tinan mo, sumasampal sa inyo ang mga sinabi nyo. Ito naman ang sabi nung isa. Si Senator Lacson naman, itong sinabi niya. Napakalaga ng debating tulad nito kasi level ang playing field. Walang tutor, walang script. Dapat talaga i-encourage pa natin na magkaroon pa ng ganitong klaseng debate na face-to-face at sana kaming lahat nandito. Aba, Senator Lacson, ganun palang reason, no? Bakit hindi ka rin nag-attend ng presidential debate ng SMNI na pinanood ng more than 7 million na mga tao? Ah, tignan nyo yung mga reasons nila. Parang bordering on hypocrisy. Ganyan palang mga reasons ninyo. Bakit hindi kayo nag-attend sa SMNI debate? Oh, pagkatapos sinasabi ninyo yan, parang hindi kami sinasampal ninyo, sinasampal ninyo sarili ninyo eh. O napakalaga ng debating tulad nito. Level ang playing, sa SMNI, level ang playing field. Kahit ako, hindi ko alam ang mga tanong. Walang tutor doon. Walang script doon. Ring on hypocrisy. Ito naman ang sinabi ng lutang ang mga sagot. Inaraw si Mrs. Robredo ng bayan. Anong sinabi niya? Pagkakataon ito para marinig kahit sa sandali yung aming mga plano. Yung kay Lacson muna, ibalik natin. Anong sinabi niya? Eh, may in-endorse na si Pastor eh, na President, Vice President. Paano pa kaming pupunta riyan? Malamlam at saka mababaw na katuwiran. Bakit? Lahat ba ng manonood eh, puro mga kingdom citizens. Open yan sa public, national at international, hindi lang ang aming mga members.
Lahat! Oh, kung in-endorse ko man, kung sinong in-endorse ko, alimbawa, yung lahat ng Kingdom citizens na at voting is boboter, ilan lang yun? Alimbawa, sasabihin mong 1 million yun, ay lang nanonood na hindi member ng Kingdom. Napakarami para iyong akitin sa iyong plataforma. Pero yun ang reason mo. Pero dito sinasabi mo, napagaganda ng sinabi mo. Oh, punta tayo kay ina. Sabi niya, pagkakataon nito para marinig kahit sa sandali yung aming mga plano. Yung number one ingredient din ng leadership aside from character is you show up in the most difficult times. Naku! Yun pala! Pag hindi ka nag-show up in the most difficult times, hindi ka leader. So kahit mahirap, kailangang nandiyan ka. Ay nako, ang laking sampal sa dalawang pisngi ng mukha mo, Vice President Robredo. Ah, anong sinabi mo? Nakipag-meeting ka na sa aming sekretariat. Nagsabi ka pa na pwede bang alisin yung si Mike Abe at saka si sino pa yung isa? Si TP. Oh, si TP. Kasi gagawin natin angkor sana yon. Gusto niya alisin yung dalawa. Inalis natin. Oh, pero hindi pa rin siya nag-attend. Oh, pero tinamaan siya sa sinabi niya ngayon. Oh, kahit pa kahit sa madaling sandali lang daw. Oh, ang number one daw ingredient ng leadership ay karakter. You show up in the most difficult times. Bakit hindi ka nag-show up sa SMNI debate? Na in-invite ka, nakipagpulong ka pa. Sabi mo, pag hindi ka nag-show up in the most difficult times, hindi ka leader. Kahit mahirap, kailangang nandiyan ka. Tingnan mo, marunong ka pala magsalita ng ganyan. Ikaw din ang tinamaan sa sinabi mo. Hindi ka nag-show up in the most difficult times. Bakit takot ka kay Professor Carlos? In the most difficult times yun. Oh, siguro, nagpasalamat ka, hindi ka nakaten kasi hindi mo alam po ano yung quad eh. Tingnan mo, di ba sumasampal sa inyo ang mga sinasabi nyo? Eto naman, ang panghuli, main event. Si Senator Manny Pacquiao. Oh, napaka-importante ng ganitong debate para makita natin ang sinseridad ng taong tumatakbo. Kailangang sumipot tayo sa mga gantong imbitasyon. Ayun pala! In-invite ka ng SMNI, bakit hindi ka sumipot? Ang sinabi mo pa, ayaw ko dyan kasi may kaso ang may-ari niyan. Sinabi mo pa yung mga kaso na mga indictment na mga sumbong lang, walang charges. Alam mo, sub-judice ka doon. Kasi yon nasa sa korte na yon, nasa sa kamay na ng mga abogado at nasa sa kamay na ng korte. Binanggit mo pa na walang katuturan. Pagkatapos, ano pa yung sinabi mo sa huli? Ha? Meron pa siyang sinabi sa bandang huli. Oh. Ang ganda ng sagot mo ah. Napaka-importante ng ganitong debate. Para makita natin ang sinseridad ng taong tumatakbo, kailangan sumipot tayo sa mga itong imbitasyon. Para malaman ng taong bayan kung yung tunay nating hangarin at layunin na mapaunlad natin ang ating bansa. Ayun pala, bakit hindi ka sumipot sa imbitasyon? Oh, tapos nang insulto ka pa rin. Ang pangalawang yugto ng presidential debate. Invited na naman kayong apat. Oh. Ngayon, huhulihin ko kayo sa mga pinagsasabi ninyo ngayon dito sa CNN debate. Huhulihin ko kayo. Eh, huli na kayo dito sa unang sinabi ninyo. Lalo kayong mahuhuli ngayon kung hindi na naman kayo a-attend. Ha? Gusto naming malaman kung sino kayo na hindi pinoforward ang mga questions. Tumatakbo kayo bilang pangulo eh. Kaya patutuhanan ninyo ang mga sinasabi niyo totoo. Eh, double hypocrisy pag hindi naman kayo umaten. Pagkatapos, nagsalita kayo ng ganun.
Kita ninyo, kayo na mismo ang nagpapariwara sa inyong reputasyon sa harap ng taong bayan ng Pilipinas. Hindi nakatago yung sinabi nyo eh. At hindi rin nakatago yung sinabi nyo sa amin sa SMNI nung in-invite kayo. Ngayon, i-invite ko na naman kayo muli. Oh, hindi lang dito sa TV, kundi susulatan ko kayo. Isa-isa. Ah, eto. I cannot in good conscience be part of any activity organized by a man wanted for detestable crimes, biro mo. Hindi pa nga ako nakonviktahan, puro pa yan mga indictment, wala pa nga charges. Kahit ikaw, pwede kitang i-indict eh. Pwede kitang akusahan. Oh, pwede kitang akusahan. Sasabihin ko na, itong taong ito, oh, hindi ko binabanggit ang pangalan mo, pero ito yung indictment, oh. Ito yung mga akusasyon, ganito, yan. Ikaw, pwede kitang akusahan. Tapos, punta ako doon sa judge, akusahan kita ng kahit ano. E sasabihin, itong taong ito, mapagkunwari ito. Kala mo, faithful sa kanyang asawa, marami pala siyang anak doon sa labas. Oh, pwede kong gawin yon, pero kailangan patutuhanan ko. Pero sinabi mo dito, parang ako'y akusado na totoo na. Tapos, and who unconscionably used the name of the Lord in vain for religious scams. Religious scams? Nako, libelous talaga. Ang mga pinagsasabi mo, nilibel mo pa ang nag-invite sa'yo in good faith dahil tumatakbo ka bilang Pangulo. Kaya hindi ka pwedeng umatras sa mga invitasyon namin na ikaw presidentiable kay. Pakita mo yung angas mo dito. O, kung talagang may utak kayo, pakita ninyo. Pinakialaman ko lang yung set. Lahat, inorganized. Lahat, under my approval. Lahat. Yun, para maging maganda, magara, at saka komportable ang mga panelists at saka yung mga magde-debate. Pero questions, kaya nga sinabi ni Professor Clarita Carlos, hindi nga niya inilagay sa internet para hindi ma-hack eh. Ito naman si Mrs. Isa, nanghihingi naman ng forward question. Hindi, maari. Wala yun. Oh, ngayon, bilang kayo ay mga tumatakbo, bibigyan ko kayo ng pangalawang pagkakataon para mapatotohanan kung sino kayo, matalino ba kayo, handa ba kayong humarap sa mga tanong. Oh, sila dyan, ang mga panelists natin. Hindi namin hinahawakan ang mga liig niyan. May sarili-sariling mga tanong yan na hindi rin namin alam. Sila lang ang nakakaalam. Oh, ganyan. Harapin mo ang mga bagay na kung ikaw ay maging pangulo, harapin mo ang mga senaryos na hindi mo alam mangyayari. Did you guess it right? This is the end of today's video. Hope you liked it. In behalf of my partner Wina and the entire team, thank you. Till next time. Kindly like and share and subscribe if you have not done so yet. Thank you.